Mawa ka naman sa akin. Dinalo mo na nga ako sa mata. Ganyan na ba eh? Apon ka pa. Dinadailan ka lang yan. Dinadailan. Wag. Wawa lang. Napunutan mo pa ako. Tahan na ikaw. Tahan. Ano nga ba ang dahilan bakit nagkakasagutan ang mag-ina at bakit sila nag-iiyakan? Ating aalamin sa bidyong ito, mga ka-idol ko. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli naman nagbabalik ang inyong ka-idol, si Kuya Leo. At sa umagang ito, mga ka-idol ko, talagang inagahan ko para dalhan sila ng tubig na pangligo. Dahil wala pang nakakabit na tubig sa kanilang tinitirhan. Kasabay noon ay maaga rin akong nagluto ng almusal at babaunin ng aking anak. At dahil nga wala pa rin silang lutuan, ay kasama na rin ang kanilang almusal pati na rin ang babaunin ni Bibi Margie. Kapag anayin mo na, ilamusin mo na siya. Ito. Adali, nabihin mo na ito na. May baong kang pork chop. Adali, naka-pork chop. Pagkatapos ko nga silang dalhan ng tubig na panligo, ay inihanda ko na ang mga baon ng aking anak at ni Bibi Margie, pati na rin ang kanilang almusal. At bago ko nga balikan ang mag-iina, ay inasikaso ko muna ang dalawa kong anak at ang aking ng bunso ay gising na rin, mga ka-idol ko. At siya rin daw ay mag-aalmusal na rin. At pagkatapos nga noon, ay inihanda ko na rin ang almusal ng mag-iina, pati na rin ang bambaon ni Bibi Margie. At ang plano ko nga noon ay isasabay ko na lang sa paghatid sa eskwelahan. Kasi baka masakit talaga ang ngipin. Hindi, Kuya Leo. Yan yung kanina lang. Yan yung kinahinan lang yan. Umiyak. Ito, ito. Oh, ito, almusal mo. Ihatid kita. Oh. Oh. Ito ang almusal mo. Naliligo tayo pareho. Oh. Ito ang tura natin. Hawakan mo, hawakan mo. Dinadahilan lang masakit ang ngipin. Dali na, papasok! Masarap yung pagkain mo. Pumasok ka sa school! Pumasok ka! Baka masakit talaga ang ngipin! Dahilan lang yan! Kanina hindi yan! Hindi iiyak lang ganyan! Hindi masakit dahilan yan! Lang yan! Dahil kanina nga, naglalaro pa nga kami! Huwag mo nang pilitin kung ano! Nag-check pa ako sa teacher na tinanong pa nga niya eh, Mama, papasok ka ba ako? Abay natural, wala naman dahilan. Huwag mo mamaya, no, sinabi ko ng dahilan, no? Papasok! Sumakit na raw ang ngipin niya! Anak, masama yun. Lagi nagpapa-accent. Ako'y kasali sa porpis. Ako'y masisilip. Kasabi niya, hindi ako nagpapaprosiging pumasok, Kuya Leo. Kasi talaga kahit ako noon na nung kami lang dalawa, talagang hindi ko siya pinapa-absent. Dahil wala naman dahilan.
Dahil ako, dahil ang pagpasok talaga ang habol ng teacher. Sasabay ko na sana yan sa school. Ayan na nga yung anak. Pasakay tayo sa sasakyan. Kaso hindi ka pa naka-ready. Sabi ko na lang mamaya siya sa hapon. Maaga nang uwi niyo. Alas 3 daw sabi ni ma'am. Ilang araw na ngayon. Kayaan mo na. Huwag mo nang pilitin kasi masakit ang ngipin. Ilan lang yan, ma'am. At yun nga mga ka-idol ko, talagang hindi mapipilit si Bibi Margie. Kaya pansamantala ko muna silang iniwanan at hinatid ko na ang aking anak sa eskwelahan. Pagkatapos ko ngang maihatid aking anak mga ka-idol ko, ay muli ko silang binalikan. At ito ang tagpo na aking naabutan. Hindi ka talaga pumasok? Hindi talaga. Walang dahilan yan. Huwag mo nang pilitin Ate Mara. Kasi baka masama ang pakiramdam niya. Hindi, tinatanong ako ng mga kaka-portis ko bakit daw ito eh, hindi ko na papapasok. Eh, masisilip ako ni Ma'am Aileen. Huwag na ikaw iyak. Hayaan mo na. Sa susunod na lang. Masakit ngipin mo, masakit? Masakit? Ngayon, masakit nga. Sige, napasok ka na umaambon. Pasok ka na. Dalhin mo na. Pasok na. Set ko na rin naman si ma'am. Pasok na. Niya na sa teacher. Talaga naman bagsak na ang anak ko. Hindi yan. Sa palengke, hindi na rin ako pasok na. Dahil umambon-ambon. Pasok ka na. Pasok ka na umambon, Bibi Margie. Papasokin mo yung Ate Mara. Sige na, pasok na. May atid ko na yung anak ko sana eh. Sige na, pasok ka na doon. Almusalin mo na lang yung ano, yung pork chop. Sige na, at may maliligo ka na rin kahit hindi ka papasok. Magliguro rin ako. Ngayon, paghatian nyo yan, ha? Masakit ba talaga? Masakit? Sabi niya. Kasi nakalaro pa ng laro, no? Kaya magkapatid. Masakit? Sige na. Sama ang panahon niyo. Tinat ko na rin ang tinte. Masama ang pakita ng hikatid. Kumusta naman ang tulog niyo natin, Mara? Nakatulog naman. Katulog kayo maayos? Sarap ng tulog mo kagabi, nagdala ako ng pagkain nyo, tulog na tulog ka na. Almusalin mo na lang yan, ha? Laro ko ng laro kanina eh, nasinabi ko, nabit na lang yan. Nakasakit ba ako, mama? Hindi naman nasakit pa ang ipin yan nun eh. Sabi nyo, mapapasok ako, papasok pa rin, malilito na at namaya pagpe-prepare na nilin. Hindi ako nagtibidyak ako kung na kuya Borobel, papahapot ako ng tubig. Maya-maya, sumasakit na raw ang ngipin niya. Hindi ko lang kung dinadahil kasi gusto niya laging na ako, makasama niya, maghahatid sa kanya. Ang gusto niya, ikaw ang maghahatid? Oo. Ay, masama pa na ako, hindi pa siya kasamang bata. Sige na. Ano naman, naiintindihan niya ako. Sige na, magpahinga ka na muna dyan. Kainin mo na lang yan, ha? Dali na. Ano yun mo ngayon, Ate Mara, natapon mo? Dali na anak, at saka mag-iimis pa dito ng gamit natin. Dali na, may tsura mo na. Ano naman ang tsura nito? Dali mo pa lang anak. Tinan mo yung itsura, ang ganda pa rin. Oh. Amos-amos. Wala kasi siyang damit dito ang dala. Yan lang ang damit niya, Kuya Leo. Wala siyang pambihis. Bakit nagkaganon? Naiwan doon? Nasa Santiago. Ngayon, kaya mo na lang yun, ha? Huwag ka mo lang pilitin kasi mahirap din pumasok pagka ayaw. Pagdating dun sa school, iiyak lang yan ang iiyak. Nung nakaraan ito. Eh, kumusta ba yung grade niyan ngayon? Nagkuha na di ba ng card? Ay, ng ayaw? Matataas naman. Ang grade? Mataas naman pala eh. Pag ano lang yung pagpasok. Hayaan mo na, bukas mo na lang papasokin. Yung kapag talaga ng teacher, yung attendance. Eh di mamaya lalabas ka. Punta ka sa simbahan. Pag maganda ang panahon. Pag maganda ang panahon, kung makakatinda-tinda ako, kung ibibigyan ko ng gratis-gratis niya. Kung sige na, at ako ipaalis din natin, Mara, ha? Bahala ka na dyan, ha? Huwag na iyak, ha? Hindi ka naman pipilitin, ha? Sige na. Kainin mo na yan, mag-breakfast ka na lang. Ayaw kumain. Ayaw nang kumain. Ayaw nang pumasok. Kuya Layon, huwag mamihasa naman. Huwag ko daw ispol din. Marami nagsasabi sa akin. Pag ano, okay lang yan na pinapagalitan ng bata. Ha? Halis na muna ako, Ate Mara, ha? Sige na, anak. Kumain. Dali na. Ay, Diyos ko naman. Talagang ayaw kumain. Kahit dito lang maimuya, eh wala pa naman ang tiyan niya, Kuya Leo.
Ay, ito nga masakit. Ay, itong ingunguya. Walang laman ng tiyan mo. Gusto mo ba tutulog ka dyan? Walang laman ng tiyan mo. Magdi, ang magulang nag-aalala. Pag-anon. Kinaumagahan nga ay mas lalo pang naging malala ang pagtatalo ng mag-ina. Iwan mo na tayo. Alis muna ako, Margie, dito. Huwag muna tayo mag-gano. Ay, nakikita ka lang dito, Margie! Ano ba? Ako ka mapapalis na naman dito. Magpagano na lang ng kapit na ito ay gulong-gulo rito. Kumusta kayo? Bakit yung nag-iiyakan ate Mara? Wala naman namin ang pinipili ko talaga siya pumasok. Bibi Margie? Bakit? Margie, maawa nga naman sa akin. Dinalo mo na nga ako sa mata. Nagkanyan na ba eh? Nagmamatigas kasi Kuya Leo. Hindi naman pwedeng hindi talaga papasok. Bibi Margie? Ano naman ako matigas ang ulo? Ayan ako sa teacher. Bibi Margie, bakit ayaw mo pumasok? Ay, bibigyan kita ng baon ngayon. Baon eh. Kaya magkikita naman ako kandila ngayon para lang mapagbaon ko siya. Ano naman matigas ang ulo? Wala ko. Nakahapon ka pa. Dinadailan ka lang yan. Wag. Bibi Margie, may nag-message sa akin na bibigyan ka lagi niyang baon. Gusto ko niyang tulungan sa school mo para makapagtapos ka ng pag-aaral. Kawawa naman sila mga ka-idol ko. Wag sasagot kay mama, ha? Masakit ang ngipin mo? Huwag na ikaw iyak yan mga ka-idol ko, si Batang Maganda umiiyak. Huwag na ikaw iyak, baby. Pagalitan ko talaga. Ayaw ka Kaya ka gusto ni mami pumasok kasi makapagtapos ka ng pag-aaral. Pinipilit mo naman na ako pumasok. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Masakit ang ngipin ko. Huwag sasagot kay mama ng mataas. Huwag sasagot, ha? Masakit ang ngipin mo, baby. Hayaan mo na ate Mara, baka masakit talaga ang ngipin. Bibigyan kita ng pambaon mo ngayon. Ayaw mo talaga pumasok? Kawawa na. Tahan na ikaw, tahan na. Nanggigigil si mama kasi. Tahan na baby. Masakit talaga ang ngipin mo, be? Masakit. Iyaw mo ba ako? Huwag na iyak, baby. Huwag na iyak. Tama na. Hindi na. Kung masakit talaga ang ngipin, huwag nang papasok. Huwag kang mag-alala kasi yung kung naano ka wala kang baon, mayroon nag-message sa akin na bibigyan ka lagi niya ng baon araw-araw. Huwag na iyak, ha? Kasi si mama, gusto kang makapag-aral kasi, di ba may pangarap ka na gusto mong maging teacher ka? Iiwan lang ako dito. Iiwan ka? Gusto mo ba lagi mo kasama si mama? Ha? Hindi. Masakit naman talaga ngipin ko eh. Masakit naman talaga. Gusto ko naman talaga pumasok ay papasok ako. Ate Mara, huwag mo na siyang pilitin ha. Ay, sus ko yan mga ka-idol ko, nag-iiyakan sila dito. Kanina ko pa nga sila naririnig mga ka-idol ko na nag-iiyakan. At ito si Ate Mara, naintindihan ko na gusto niyang makapasok yung anak niya kasi kahapon nga. Pa-upset din kasi no elementary talaga ako. Ayoko talaga. Ang hapon kasi ng teacher, yung attendance, yung pagpasok ba. Kasi kahapon nga, pinaglutuan ko na ng baon. Hindi nagkapasok yan kasi. Hindi na naman makakapasok. Masakit yung ngipin niya. Ikaw, morning baby. Narinig mo sila mama nag-iiyakan. Jesus ko mga ka-idol ko, ang hirap ng ganitong sitwasyon. Pagpasok, sabi ko, hatid ko naman siya sa school at sunduin ko na lang din.
Ikaw yung magpupunta sa kandilaan mamaya. Maya-maya na konti. Huwag ka na iyak ha. Oh, ito. Ito, Bibi Margie, awakan mo to oh. Para kahit hindi ka ngayon pumasok sa iyo na yan ha. Ibili mo ng pagkain sa tindahan mamaya ha. Huwag ka na iyak ha. Huwag sasagot kay mama ng mataas ha. Nanay mo yan si mama. Pag hindi... Sakat na loko eh. Sinabunutan niya ako ganina. Nainis lang yun si mama mo sa'yo kasi gustong-gusto ka niyang pumasok. Baka iniisip niya eh, nagsisinungaling ka lang. Masakit talaga ang ngipin mo. Hindi nga ako makatulog kagabi. Kunti na nga lang na itulog ko kagabi. Pero hindi ka naman dito nahirapan. Ayos na yung higaan nyo. Sorry, Bibi Magi, sa nangyari sa inyo ha. Kasalanan to ng tatay mo. Sige. Sandali lang, ihatid ko muna yung anak ko ha. Ate Mara ha. Yung anak ko pala mga kadol ko, ihatid ko sa eskwelahan. Iyak na, iyak na. Tuloy ako sa teacher.